ikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nabalitaan ni Jesus na ibinilanggo si Juan. Kaya't bumalik siya sa Galilea. Ngunit hindi na siya sa Nazaret na nirahan, kundi sa Capernaum. Ang bayang ito ay nasa baybayin ng lawa ng Galilea, sa mga hangganan ng Zabulon at Neftali. Sa gayoy natupad ang sinabi ni Propeta Isaías, ang lupain ng Zabulon at lupain ng Neftali, daanan sa gawing dagat sa ibayo ng Jordan, Galilea ng mga Hintil. Itong bayang nag-apuhap sa gitna ng kadiliman, sa wakas ay nakakita ng maningning niyang ilaw. Liwanag na taglay nito'y siya ngayong tumatanglaw sa lahat ng nalugami sa lilim ng kamatayan. Magmula noon ay nangaral na si Jesus. Ang sabi niya, pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit nang maghari ang Diyos. Sa paglalakad ni Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, nakita niya ang dalawang mangingisda, si Simon na tinatawag na Pedro at ang kapatid niyang si Andres. Sila'y naghahagis ng lambat. Sinabi niya sa kanila, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mamamalakaya ng mga tao. Noon di iniwan nila ang kanilang mga lambat at sumunod kay Jesus. Nagpatuloy siya sa paglakad at nakita rin niya ang magkapatid na Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo. Sila'y nasa bangka kasama ng kanilang ama at naghahayuman ng lambat. Tinawag din sila ni Jesus. Agad nilang iniwan ang bangka at ang kanilang ama at sumunod kay Jesus. Nilibot ni Jesus ang buong Galilea, nagtuturo sa mga sinagoga at ipinangaral ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling din niya ang mga tao sa kanilang mga sakit at karamdaman. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ikatlong linggo sa karaniwang panahon at itinalaga po ng simbahang ito, ang linggong ito bilang linggo ng salita ng Diyos o Sunday of the Word of God, na kung saan tayo po ay hinihikayat na magbasa ng Biblia. Sabi po ng isang naging professor namin sa theology, sa kanya pong katesismo, sabi niya, pag marumi ang Biblia, malinis ang kaluluwa ng tao. Pero kapag malinis ang Biblia, marumi ang kaluluwa ng tao. Kasi ibig sabihin, kapag marumi yung Biblia, laging binabasa. Kapag malinis ang Biblia, naka-display lang dun. So ngayon, kailan kayo huling nagbuklat ng Biblia? Uy. Sabi, yun nga yung panghikayat sa atin, no, na magbasa ng Biblia, magbuklat ng Biblia. Kahit sa panahong ito, napaka-challenging magbuklat ng libro, lalo tigit ng Biblia dahil lahat tayo nakatutok
o ang hinahawakan ay cellphone. Salamat ang simbahan. Nagsusumikap din na kung nasaan yung tao, dadalhin ang salita ng Diyos. Yan, magkakaroon din ng mga app, ng mga sa computer, sa social media, para lamang talagang maihatid sa atin ang salita ng Diyos. Dahil, sabi rin po, no, isa sa mga natutunan ko, ang sabi nga, ignorance of the scripture ay ignorance of Christ. So kung hindi ka nagbabasa ng Biblia, hindi mo makikilala kung sino si Kristo. Kasi ang kabuuan ng Biblia ay si Kristo. Ay maganda mapagnilayan natin itong pagdiriwang na ito. No? Binagdiriwang, hindi lang basta magdiwang, kundi para mapaalalahanan tayong lahat ng kahalagahan ng salita ng Diyos sa buhay natin. Dahil ito ang ating dapat na pinaghuhugutan ng lahat ng bagay sa buhay natin. Kung masaya tayo, mayroon kang paghuhugutan dyan. Kung malungkot ka, may paghuhugutan tayo. So, laging may mga karanasan at kwento sa Biblia na makakatulong sa atin kung paano haharapin o paano maiintindihan. Hindi pwedeng naka-ano lang tayo, no, yung para hindi sapat. No, kasi pag sa simbahan, okay, magbabasa tayo ng salita ng Diyos, maririnig ninyo ang salita ng Diyos mula sa unang pagbasa, ang Salmong Tugunan, ang ikalawang pagbasa, at lalo tigit ang Ebanghelyo. Pero kailangan din na may effort pa tayo, hindi lang yung nakikinig lang tayo sa misa. Nakadalasan naman, lutang ang ating mga isipan. Pag tinanong mo nga, ano ang unang pagbasa? Wala na. Ano ang sinasabi sa ikalawang pagbasa? Wala na rin maalala. Lagi tayong merong amnesia. Pero yung sama ng loob mo, hanggang ngayon, nahaalala at inaalala mo pa rin. At tingnan niyo po, no? Sa Ebanghelyo natin, tingnan niyo po yung daloy, no? Nabalitaan na ni Jesus na nakabilanggo si Juan Bautista. Pagkatapos nun, sabi dito, magmula noon, siya ay nangaral. At ang sabi, pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan. Ito rin yung ipinahayag ni San Juan Bautista bago pa naipakilala at nasimulan ang misyon ni Jesus. Yung bang pag nilawakan mo ang iyong sa isipan, bakit nangyari sa kanya yon? Bakit nawala siya? Para bang, oy, paano na tayo ngayon? Hindi, nagkaroon ng pagkilala doon sa hamon na, okay, ako naman, panahon ko na. Hindi porket nabilanggo si Juan Bautista, tapos na ang misyon. Hindi, magsisimula ang akin. So, parang sa sitwasyon natin, no? Hindi porket nawalan ka ng mahal sa buhay, tapos na. Kundi, yung pagkawala nila, yung pag-alis nila ay nag-iiwan naman ng panibagong simula para sa iyo. Laging merong liwanag. No? Kaya nga sabi sa unang pagbasa, nakatanaw na ng liwanag. Yung bayang matagal ng balot sa dilim. Ay, baka ikaw, no? Tayong lahat. Tinatawag din para magsilbing o magbigay ng daan, magbigay ng liwanag. Kaya lang, anong liwanag ang ibibigay natin kung wala naman si Kristo at hindi natin kilala si Kristo? Eh si Kristo ang liwanag. Eh tayo dapat nagdadala ng liwanag. Kaya, paano nga magiging liwanag kung hanggang ngayon eh, yung bang, minsan isipin din natin, no, kung
Talaga bang nalulungkot tayo kapag nawala yung taong inaasahan natin? Nalulungkot ba talaga tayo dahil mahalaga sila? O nalulungkot tayo dahil iniisip natin, paano na ako? Paano na kami? Di ba pagiging selfish yun? Minsan may paraan din, no? Para mamulat ka, may paraan din para magising ka na panahon na para ikaw naman ang mag-take ng responsibilities. Minsan pag nagbe-bless po ako ng mga patay, no? Yung mga magulang, kapag no, nawawala, yung mga anak, parang hirap na hirap. Na ayaw, parang ayaw nilang mawala yung kanilang nanay o yung magulang nila dahil wala nang mag-aasikaso sa kanila, wala nang magluluto sa kanila, wala nang mag... Kailan ka matututo? Kailan mo tatanggapin yung misyon na ikaw naman ang dapat na magpatuloy? Nawa, no? Pag nilayan natin ng mabuti, itong pagtawag sa atin, unang-una, kilalanin at makilala nawa natin si Kristo dahil ito ang ipapakilala din natin sa atin pong misyon. Amen?